Good day mga kabaro and welcome back. As you can see in the video, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang mga tips and tricks on how I pass my OIC NW exam. And wag na nating patagalin pa, let's dive into the video. Ayos ah, hindi pa nga nagsisimula, pumusta na agad. Alright mga kabaro, before we proceed to the video, ipapakita ko lang sa inyo ang ating certificate of passing na tayo ay pumasa talaga sa OIC NW exam. So for this, huwag kayong mag-i-skip kahit isang tips lang upang may pasa ang inyong exam. First on the list is ang pagdarasal. Above all, ito ang most powerful weapon para may pasa natin ang ating exam. Sa bawat araw na magre-review ka, simulan mo ito ng pagdarasal. Lalong-lalo na sa araw ng iyong actual examination day, humingi ka ng guidance sa Panginoon upang masagutan mo ito ng maayos at may pasa mo ang iyong exam. Number 2 is ang focus. Sa pagre-review, mas maganda kung malayo ka sa mga distraction at nasa tahimik ka na lugar. Nung ako ay nagre-review pa, ay nasa isang kwarto lang ako na tahimik at sinisirado ko talaga yung pintuan para kung may ingay man sa labas ay hindi ko masyadong marinig. Sa totoo lang, last 2022, nung nagsimula ako mag-review, ngunit nga dahil sa distraction, pinagsabay ko yung pagre-review, pag-vlog, at pag-a-apply. Kaya ayun, hindi ako nakapag-take ng exam last year kasi nga hindi pa ako naging ready. So, nung dumating yung February 15, sinabi ko talaga sa sarili ko na kailangan ko nang makapag-exam. Kaya ayun, nag-decide ako na mag-focus, lumayo sa distraction, lumayo sa social media, hindi muna ako nag-vlog, hindi muna ako gumawa ng ibang bagay aside sa pagre-review lamang. Kailangan talaga ng focus sa pagre-review kung gusto mong ipasa ang iyong exam. Number 3 is research. Kung meron kang hindi naiintindihan sa binabasa mo, i-Google mo ito. Mas madali mo kasing makabisado yung binabasa mo kung naiintindihan mo ito at nagigets mo ito. Mas maganda pa rin talaga yung naiintindihan natin yung ating binabasa kesa puro lang tayo memorize. Kasi sa pag-memorize, marami nang nadali dyan. Yung iba pa nga ay na mental block at yun, di na nakasagot sa exam. So, intindihin mo ang iyong binabasa upang madali mo islong makabisado. Number 4, isulat mo sa papel ang mga madalas mong makalimutan na tanong at indikit mo ito sa pader o kahit saang lugar na pwede mo itong mabasa. And kagaya nitong sa akin, idinikit ko lang sa likod ng pintuan. Ang ginagawa ko rito, every time na bumabangon ako tuwing umaga, kailangan na mabasa ko muna itong lahat bago ko simulan ang aking araw. In that way, mas madali mo talaga itong makabisado at hinding-hindi mo pa ito makakalimutan. Ikaw ba naman araw-araw mong basahin yan, makakalimutan mo pa kaya? Number 5 is kumain ng sapat at huwag kang magpapagutom. Ako mga kabaro, inaamin ko guilty ako nito. Kasi habang nagre-review ako, nagpapareduce din ako kasi medyo overweight na tayo. At mahirap rin makasampa kung ikaw ay overweight. Meron talagang mga panahon na nagugutom ako at dahil nga nagda-diet tayo, ay tinitiis ko lang. Ngunit ang napansin ko, tuwing gutom ako at nagre-review, hindi talaga pumapasok sa isipan ko, hindi talaga pumapasok sa utak ko yung binabasa ko. Kaya mas maganda talaga na nagre-review ka na ikaw ay busog. Huwag naman yung masyadong busog kasi sa experience ko rin, kung sobrang busog naman, pag nagbabasa ka ay naantok ka na. Yung sakto lang. Pang-anim is magpahinga ka. Maglaan ka ng rest day kahit isang araw man lang every week. So personally, ang ginawa kong rest day is nagpapahinga ako every Sunday. Yung katawan kasi natin ay kailangan rin ng pahinga. Kasi pag hindi ka nagpahinga, may tendency na ikaw ay mababurn out sa pagre-review at mawawalan ka ng gana. So yung possibility nito is hihinto ka na at hindi ka na magre-review. So sayang lang yung effort mo sa pagre-review. Kahit nga sa bar ko, meron coffee break, di ba? So, kape-kape muna. Huwag puro review, pahinga rin paminsan-minsan. Pang-7 is set your schedule as soon as possible. Kung tapos ka na mag-review at sa tingin mo ay 100% ready ka na to take your exam, ay mag-set ka ng schedule as early as possible. Lalong-lalo na sa mga gumagamit ng Marila CRP as a reviewer. Once kasi na nag-set ka na ng schedule, ay hindi ka na makaka-access ng Marila CRP. Mas maganda kasi kung fresh pa yung utak mo at mag-exam ka na kaagad. Kasi on my own experience, meron nga mga items na kahit di ko na binabasa yung question, makita ko lang yung mga choices
ay alam ko na kung ano yung answer. Pero sa actual exam, basahin niyo pa rin yung question, pati na yung mga choices, tsaka yung answeran. Kasi mahirap nang magkamali. Sayang din naman kung yun lang ang rason na hindi ka papasa. Pangwalo is matulog ng maaga before your exam. At sikapin mo na makompleto mo yung 8 hours na tulog. Ang sarap kasing sumagot ng exam pag kompleto yung tulog mo. At kung maaari, the day before your exam, ay basahin mo na ang mga kailangan mong basahin para sa actual examination day, ay hindi ka na magre-review pa, ang iisipin mo na lang ay ang pagtitake ng exam. Number 9, last but not the least, is ang mind conditioning. So, sa araw ng ating actual examination day, mga kabaro, ay huwag kayo munang mag-iisip ng kahit ano-anong mga bagay, like yung gagastusin nyo right after na exam, kasi nga siguro sa panahon ngayon, kukulangin talaga yung 50,000 mo sa mga training mo na kailangan after na pumasa ka ng exam. Ngunit yun na nga, kung iisipin mo yung gastos, ay lalong may stress ka lang. So, useless naman kung may pera kang pag-training, hindi mo naman ipapasa yung exam. So, on that day, huwag ka munang mag-isip ng kahit ano-ano. Ang isipin mo ay kung paano mo maipapasa ang exam. Tiwala lang sa sarili, mga kabaro. Kung naipasa ko, may papasa mo rin ito. At yan lang ang mga secret ingredients ko kung paano ko naipasa ang aking exam. Sa mga di pa nakapanood ang previous video ko, ay marahil magtatanong kayo kung ano yung review center ko. Sa totoo lang, hindi ako nag-apply sa kahit anong review center. Ang ginagamit ko lang ay ang Marina CRP at nagre-review lang ako. So, overview lang about Marina CRP, isa itong online portal kung saan pwede kang makapag-review para sa iyong exam. Meron ito for OIC and management level. So, kahit anong level, kahit anong exam, meron itong reviewer. Anytime, anywhere, pwede kang mag-review. Kahit nga nasa bako ka pa eh. As long as meron ka lang internet connection. Kung interested ka sa Marina CRP, ay meron akong previous video dito. Ilalagay ko na lang ang link sa description box para matignan niyo ito. At kung nagustuhan mo ang video na ito, please naman paki-hit yung like button. At sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, subscribe na kayo para mag-updated kayo once na may bago tayong videos. Maraming salamat sa panonood, mga kabaro. God bless and stay safe.